Ninyo mga pangyaw, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sanay na sa mabuting kalagayan po kayo, mga pa-Pilipinas, mga po, mga paibang bansa. Sa video nito, sishare ko lang po sa inyo kung paano lutuin ang broccoli with fried fish. Ito ay lutong Chinese, style Chinese. Kung ikaw ay gusto mag-abroad or papuntang Hong Kong, ito ay isa sa mga menu or isa sa mga recipe na pwede mong lutuin dito. Ang broccoli po ay maraming benepisyo na may dudulot sa ating katawan tulad po nito. Una, pananakit ng rayuma. Ang mga bahagi ng katawan na nananakit dahil sa rayuma at gout ay maaaring pahiran ng dinikdik na halamang broccoli. Pangalawa, nakakatulong sa may anemia. Ang mataas na taglay na iron ng gulay ay makatutulong para sa kondisyon ng anemia. Maaaring ipakain bilang gulay ang murang bulaklak ng broccoli sa mga taong may sakit. Pangatlo, hirap sa pag-ihi. Ang pagkain din sa gulay na broccoli ay mabisang makakatulong para sa kondisyon ng hirap sa pag-ihi. Pang-apat, pantapal sa sugat. Maaaring ipantapal naman sa sugat ang dahon na pinainitan sa apoy o plancha upang maiwasan ang impeksyon at mapabilis ang paghilom. Pang-lima, kondisyon na scurvy. Ang kondisyon na scurvy na nakukuha dahil sa kakulangan sa vitamin C ay maaaring magamot ng pagkain sa gulay na broccoli. Pang-anim, panunuyo ng balat. Ang katas mula sa dinikdik na bulaklak ng broccoli ay maaaring ipampahid sa nanunuyong balat. Pang-pito, pinapalakas ang puso. Isama lang sa daily diet ang broccoli. Malaking tulong ang magagawa nito sa ating puso. Lalo na sa mga may edad na para mapanatiling healthy ang puso. Pang-walo, prevent cancer. Ang broccoli ay may compound na tinatawag na cell forphane. Ito ay may malaking ginagampanan para mapigilan ang cancer o pagkakaroon ng cancer. Pang-siyam, pampapayat. Dahil sa taglay na vitamin C at antioxidants ng broccoli, maganda ito para sa mga gustong magpapayat, samahan lang ng exercise at tamang pagkain. Pang-sampu, prevent fatty liver at iba pang sakit sa atay. Taglay ng broccoli ang cell forphane na tumutulong para maiwasan ang fatty liver at iba pang sakit sa atay. Pang-11, nagpapatibay ng buto at ngipin. Dahil sa taglay na nutrisyon at minerals ng broccoli gaya ng vitamin K, calcium, potassium at magnesium na maganda sa buto at ngipin natin. Pang-12, improved eyesight. Ang broccoli ay may properties na lutein at zeaxanthin na magandang nutrisyon sa mata. Maganda ito isama sa food diet ng may mga edad na para maiwasan ang paghina ng paningin. Pang-13, nagpapatalas ng memorya. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng pagpurol ng memorya, kumain lang ng broccoli. Dahil sa mga vitamin nito at sa taglay na nagpapababa ng oxidative stress, nakakatulong ang broccoli para mapatalas ang ating memorya. Pang-14, nililinis ang ating katawan. Ang broccoli ay may taglay na glucoraphanin, gluconostertein at glucobrosesin na tumutulong ilabas ang mga toxins sa ating katawan. Pang-15, tumutulong sa ating digestion. Dahil sa taglay na glucosinolates, fiber at vitamin C ng broccoli na tumutulong para mapabilis ang pag-digest natin sa ating mga kinakain. Pang-16, maganda para sa may diabetes. Ang taglay na antioxidants ng broccoli ay tumutulong para bawasan ang blood glucose at oxidative stress sa mga may edad na. Posible ito dahil sa fiber na makikita sa broccoli na ayon sa ilang pag-aaral, tumutulong i-reduce ang diabetes ng mga matatanda. Pang-17, nagpapabilis ng metabolism. Maganda ang broccoli para sa mga mahihina ang metabolism dahil taglay nito ang calcium at vitamin C, tumutulong ito magpataas ng metabolic activity. Dahil sa taglay na fiber ng broccoli, pinapawi din ito ang mairitang tiyan. Pang-18, allergy. Ayon sa pag-aaral, kapag kulang o mababa ang protina, ito ang nagiging dahilan na sumampong ang mga allergy natin. Ang broccoli ay may mataas din na protein na tumutulong bigyan ng ating katawan ng kinakailangan na protina at gumagawa ng antioxidants sa ating mga cells. So yun po mga pangyaw, ang ating makukuha ang mga benepisyo galing dito sa broccoli na gulay. Nahugasan ko na po ito at na-cut ko na po into pieces po. Nasa sa inyo na po kung gaano kaliliit o gaano kalalaki ang paghiwa niyo nito. Meron din po tayong laman ng isda, 1 kilo po ito. Ito ay laman po talaga ng isda, walang tinik. Ko lang po alam kung anong klaseng isda po ito, pero galing po ito sa malaking isda.
Ito ay nahugasan ko na po kanina at pinatuyo ko na po ito gamit ang paper towel. Cut lang po natin ito mga pangyaw into small pieces po, pero nasa sa inyo na po kung gaano kaliliit o gaano kalalaki po. So ito na po, nakat ko na po siya into pieces po. Nasa sa inyo na po kung gaano kalalaki or kaliliit. At imarinate ko lang po ito ng ground white pepper. Nasa sa inyo na po kung ano pong pwede nyong idagdag na seasoning para pang marinate po dito sa isda. So ang gamit po talaga namin dito pang marinate sa isda is ito lang po talaga, ground white pepper. Budburan ko lang po ito ng ground white pepper and paghalo-haloin ko po ito and patagalin lang po ng mga kahit mga 5 minutes lang po para ma-absorb po ng isda yung white pepper po natin. Set aside lang po muna natin ito at magpapainit po muna tayo ng kawali at piprito na po natin ito. Tips po mga pangyaw para hindi po ito dumikit sa kawali ay kailangan pong mainit na mainit ang kawali bago lagyan ng mantika para paglagay natin ng isda ay hindi po ito didikit at yung apoy po ay lakasan lang po siya. So ngayon pagtsatsagaan lang po natin isa-isahin paglagay dun sa kawali ang mga isda, laman ito ng isda. Hayaan lang po na malakas ang apoy habang tayo ay naglalagay ng isda dito sa kawali. Ilagay lang po natin lahat yung mga nahiwa po natin mga isda or namarinit po natin mga laman ng isda dun sa kawali. Pagkatapos po maglagay lahat, takpan lang po ito kahit mga saglit, kahit mga isang minuto lang po mga pangyaw. At pagkatapos po nito ay baliktarin po natin. Kung napansin nyo po ay madali lang po siyang baliktarin, hindi po dumikit ang mga isda natin. Dahil yun nga sabi ko, mainit na mainit ang kawali nung nilagyan natin ng mantika. Kahit mag half cook lang po ito mga pangyaw, okay na po ito. Ang importante po mag golden brown po silang lahat. At pagkatapos po nito ay sisit aside lang po muna natin. At magigisa po tayo maya ng broccoli. So ngayon magigisa na po tayo ng broccoli. Magpapainit lang po tayo ng kawali at ilagay po diretso ang broccoli. Huwag po munang lagyan ng mantika. I-flat lang po muna natin itong mga pangyaw sa kawali without cooking oil. At ilagay na rin po ang bawang at saka luya. Ang purpose po natin mga pangyaw kung bakit i-flat po muna natin ito sa kawali, patagalin ng mga kahit 2 minutes lang po mga pangyaw para mag-maintain po yung pagka-grain ng broccoli natin. So panghalo-haloin po natin ito mga pangyaw at sa ganun po maluto po yung ibang mga broccoli. Panghalo-haloin lang po at i-flat po ito uli at lagyan po natin ng kunting mantika lang po mga pangyaw. Pagkatapos po natin paglagay ng mantika mga pangyaw, paghalo-haloin na naman po uli at lagyan po natin ito ng tubig, yung tamang tubig lang po mga pangyaw na mabasa lang po yung mga broccoli natin at hindi po natin ito kailangan lagyan ng maraming tubig at half cook lang po ang pagkaluto po nito. Pagkatapos paglagay ng tubig mga pangyaw, paghahalo-haloin na naman po natin ito hanggang sa maghalo po silang lahat, mabasa po silang lahat ng tubig. At takpan lang po ito mga about 3 minutes lang po. So takpan po natin ito at hayaan lang po na malakas po ang apoy. At ito na po mga pangyaw, after 3 minutes po, medyo half cook na po ito. So ilagay na po natin ang pinaka-seasoning po namin dito, asukal lang po at saka asin. Nasa sa inyo na po kung anong pwedeng idadang nyong pampalasa po dito. Pwede kayong gumamit ng magic sarap, bitchin or itchitira na pampadagdag lasa sa mga niluto. So paghalo-haloin lang po natin uli mga pangyaw after natin maglagay ng asin at asukal. At ngayon ilalagay na po natin ang prinito nating isda kanina. Lagay lang po yun lahat at paghalo-haloin na naman po uli. At takpan lang po ito ng mga kahit isang minuto lang po mga pangyaw para maluto, makumpleto po ang pagkaluto ng isda natin. Kasi kanina half cook lang po yung mga pangyaw. Kailangan po natin takpan at nang maluto po ang isda. So ito na po, luto na po ang ating stir-fry broccoli with the fried fish. Enjoy eating po mga pangyaw. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay inyo itong nagustuhan at sana rin po ay inyo pong itong gayahin at lulutuin para sa inyong magiging mga amo,
or para sa inyong mga kids, pwedeng-pwede po ito at ang gulay po na ito ay napaka masustansya. Hanggang sa muli po mga pangyaw, ito ang inyong Ate Day. Maraming maraming salamat po. At sa mga nag-subscribe po sa akin, maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at pakiclick na rin po sa notification bell para updated po kayo sa next uploads ko. Bye-bye po. Thank you. God bless and mabuhay.